Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinumbos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita, tinatawag tayo ng ating pong Jesus Nazareno na kumapit at maniwala, kung hindi man sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa. Naway paalala sa atin ito na isa puso, alalahanin ang kanyang kagandahang loob at pagbibiyaya, lalong-lalo na kapag dumarating ang mga panahong tayo'y nangangailangan ng kanyang presensya at parabang hindi natin siya mahanap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluwalhating makarating sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagtipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumasampalataya ang mga hinirang
para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Pinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad man lang ay na Antioquia ay nagtagib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya ito siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sa ay namamalas. Magkaingay na ang may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, dahil sa mga gawang ito, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit
parito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nagiging saksi ba tayo ng mga gawa ng ating poong Jesus Nazareno? Nananatili po tayo sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at ang tema ng linggong ito, kung kayo po ay nakapagsimba nung mga nakaraang araw at syempre ngayon kayo'y naririto, ay ang pakikipag-isa ng ating poong Jesus Nazareno sa Ama. No? Hindi siya nahihiwalay sa Ama. Ibig sabihin, siya ay buong-buo ang pagka-Diyos. Subalit ang pagka-Diyos niya ay kasama ng kanyang buong pagkatao rin. At ang naghihiwalay sa kanila ng Ama ay ang kanyang pagiging anak. Kung ang Ama ay nagsugo, ang anak ang isinugo. Subalit iisang Diyos. At mahalaga para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na makita ito ng kanyang mga apostol. Dahil ito ang ating magiging saligan ng ating pananampalataya bilang isang simbahan. Naniniwala tayo na sa lahat ng ginawa ng ating pong Jesus Nazareno, ipinakita niya ang pagka-Diyos. Ipinakita niya ang pagkilala sa Ama. Sa madaling sabi, simula't sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ipinakita niya kung ano at sino ang Diyos. At syempre, mas mahalaga doon yung kanyang pagpapagaling, kanyang pangangaral, pakikinig, pakikisama, pakikipista, paglamay, pagdadalamhati. No? Kung tutuusin po, kung babasahin natin ang apat na versyon na mabuting balita, nasaklaw na ng ating pong Jesus Nazareno ang halos lahat ng mahalagang aspekto ng buhay tao na marami sa atin ay nararanasan o mararanasan. At mula dito, dalawang bagay po ang maaari nating pagnilayan. Una, nabanggit ng ating pong Jesus Nazareno, yung pagkakakilala at pagpapakilala ng Ama. Minsan may mga pagkakataong kahit lahat ng paliwanag sa atin, hindi natin maunawaan, lalo't lalo na may pinagdaraanan tayo. May mga panahong galit tayo sa Diyos, mga panahong hinahanap natin siya, pero para bang wala siya at hindi natin makita. O yung mga panahong para bang pakiramdam natin malayo tayo sa Diyos. Kahit anong pagpapaliwanag, kahit ilang sermon, ilang recollection, ilang retreat yung puntahan natin, para bang hindi pa rin natin maabot ang Diyos na hinahanap natin. Pero anong sabi natin pong Jesus Nazareno? Di nyo man ako mapaniwalaan, di nyo man matanggap ang mga salita, wala man lang pumapasok sa ating kamalayan at utak, alalahanin ninyo ang mga gawa. Hindi ba't sa ating pagpapanalangin, naaalala natin na hindi lang ito yung panahong tayo'y naghanap sa Kanya. Bagkus, simula't simula pa man, tayo'y binibiyayaan na ng Diyos. Kaya ang paanyaya niya sa atin, no, kung hindi man natin maunawaan, may mga bagay na nagawa ang Diyos sa atin, sa ating nakaraan. At magandang kapitan yung mga yun. Magandang alalahanin yung mga yun.
magandang danasin yung mga naging bunga noon sa atin. Kung maalala natin, yung mga panahong tayo'y gipit, binigyan tayo ng Diyos. Panahong may mga pinagdaraanan tayo, inalalayan, dinamayan, sinamahan tayo ng ating puon. Kung may mga panahon ng mahirap na pagpapasya, naging gabay ang Espiritu Santo sa atin. Magandang pagkakataon po sa ating panalangin, ang kilalanin, pasalamatan, balikan ang mga sandali na tayo'y biniyayaan. Sapagkat dala po nito ang pangako na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Subalit may kasama po itong ikalawa. Kung ang pagsaksi sa katotohanan ng kung sino ang ating pong Hesus Nazareno ay nakikita sa gawa, hindi ba tayo rin ay tinatawag na maging saksi sa Kanya? Sa madaling sabi, yung ating pakikiramay, yung ating paggawa ng mabuti, yung ating pagiging biyaya, yung ating paghahandog ng pag-asa, konsolasyon sa ating kapwa ay sapat na mga tanda ng kung sino ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Sa madaling sabi po, nung pagkatapos ninyong lumabas dito sa simbahan na to, sana naman sa ibang tao maalala nila na may Diyos. Isang Diyos na mabuti't mapagmalasakit dahil sa ginagawa natin sa Kanila. Dahil sa mga bagay na pinaninindigan natin. Dahil sa mga bagay na alam nating tama at kinakailangang gawin. Sa mga maling dapat iniiwasan, tinatama at binabago. Sa higit na madaling sabi, yung ating sinasampalatayanan ay nagiging buhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana maingatan at mapalago natin ang ating pananampalataya. Na unang-una, nakaasa sa ating pong Hesus Nazareno, may pagbaling at pagtiwala sa Kanya. At ikalawa, nakikita ito sa ating pang-araw-araw na buhay kung saan naroroon ang tunay na hamon at tunay na tawag ng isang pananampalatayang buong-buo. Mahal na pong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristong siyang daan, katotohanan at buhay. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mo na manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pag-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, loobin mo nawang loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian.
Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay nagiging tanda ng kabutihan at malasakit ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang buhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa sa may diwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang hinabi at mga ang magandang balita ng
kaligtasan. Sinugo ako upang ipahaya ang kalayaan sa mga biyag. Bigyang paningin ang mga bulak, dalhin ng nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ng Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, unang-una, kahapon po yata ay dineklara na ng World Health Organization na manageable na ang COVID, no? Pero maghihintay muna tayo ng official na pahayag. At habang hindi pa po nangyayari yun, ito naman ay nanggagaling sa lokal na pamahalaan at sa ating Archdiocese ng Maynila, no? Sa loob at paligid ng simbahan, kinakailangan pa rin nating isuot ang ating face mask, no? Huwag po nating tatanggalin at sana natatakpan ng maayos ang ating ilong at bibig. Pangalawa, no, paalala lamang po sa mga nangungumunyon, no, meron po tayong nakalaang mga pila, no, ito pong sa gilid ay sa bawat side kung nasa saan kayo. Binibigyan lang yung gitna para sa mga senior po sa harap natin, no. So, sa susunod po na pagkakataon, huwag po tayong mag-break ng protocol kasi yun po ay para sa ating kaligtasan at kaayusan dito sa simbahan. Ikatlo, tag-init pa rin, no? Pero may bugso-bugso na ng ulan. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili, magdala ng pamaypay, tubigan, payong, lahat, no? Pati po mga gamot kung kayo ay naapektuhan ng matinding init, no? Ang pinakamahalagang naman po sa lahat ay ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.